mundong ito, gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako, may magagawa pa tayo sama. Nagbabalik po ang tulong ko, pasa mo. Sa turo ko, pasa mo. Sasagutin natin ang tanong ng bayan. At ito po yun. Sa dami ng negosyong pwede kong simulan, alin ang para sa akin? Napag-usapan na po natin yung mga pwede yung simulang negosyo. Pero hindi naman po lahat yun para sa'yo. Sa ating episode na negosyong para sa'yo. May negosyong para sa'yo at may negosyong hindi para sa'yo. Pagtipan niyo po itong mabuti. Isa sa pinakamalaking dahilan bakit nalulugi ang napakaraming negosyo ay maling negosyo ang pinasukan. Yan po ang problema. Ang problema, maraming tao hindi alam yung papasukan. Good news! Yan po pag-uusapan natin ngayon. Maraming nagsimula ng negosyos dahil sila ay kita conscious. Sira ni kita conscious. Ay, dito malaki kita, yan ang pasukan natin. Hindi po dahil malaki kita, kikita ka rin. Sa kanya malaki kita, sa'yo, baka hindi. So, wag pong kita ang titingnan. Di ba naman, puso conscious. Ay, nako, puso yan. Meron dito, naging successful. Dito, naging successful. Gawin natin yan. Hindi rin po dahilan yan para yan ang maging negosyo nyo. Di ba naman po? Sabi ng iba conscious. Sino ang ibig sabihin? Sabi ng iba maganda daw to, sabi ng iba maganda daw to, sabi ng iba mag-join lang ako nito, magnegosyo ako nito. E yaman na ako. Sabi po nila 'yun. So sir, ano ba ang dapat maging basis sa pamimili ng negosyo? Sabi po ng mga matatagumpay na negosyante, isa daw ho sa napaka-importanteng dapat gamitin ay ito. Dapat ikaw ay passion conscious. Sir, ano yung passion? Siguro para mas ito po daw yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Yun daw po ang negosyong dapat nyong pasukan. Sir, paano ba yan? Tandaan mo, hindi lahat ng negosyo ay para sa'yo. May negosyong para sa'yo. At normally dapat, ito po yung passion nyo, yung talagang gustong-gusto nyong gawin. Sir, paano ko ba malalaman ang negosyong dapat kong pasukan? Ito po, good news. Pag-uusapan natin ang clues kung paano malalaman ang passion o negosyong dapat ng pasukan. May mga clues po na pwede nyong magamit. Lilinawin ko lang ho at paalala, ito ay mga clues o gabay at hindi to absolute truth, hindi dahil ito na yon. Pero ito po ay nagamit na at ginagamit ang mga successful ang negosyante. At susubukan po natin gamitin ngayon, baka makatulong ito para malaman mo yung passion mo o negosyong dapat mong pasukan para hindi ka malugi. Okay, ano-ano po ito? Pag-uusapan natin ng 10 tanong para malaman ang passion o negosyo mo na dapat pasukan. So, 10 dapat yung sagutin. So, sir, ano ang gagawin ko? Simple lang ha. Get a piece of paper, isang papel po, saka ballpen o pencil, o kung ayaw nyo naman, get your cell phone. Ano po ang gagawin? May mga itatanong ako sa inyo, sasagutin nyo lang at makakatulong to sa negosyong dapat mong pasukan. Reminder lang ho, as you answer the question, huwag nyo mag-isipang napakatagal. So, mabilisan lang po ito. Magtatanong po ako, 5 segundo lang dapat sagutin nyo na. So, kung wala pa kayong papel, ballpen, kuha na, get the cellphone dahil ibibigay ko po sa inyo mga tanong, sasagutin nyo. And I hope makatulong ito para malaman mo yung negosyong dapat mong pasukan. Malinaw? Okay. Ito tanong ko. Okay. Game ka na ba? O sagot. Game na. Mas maganda may ganyan pa. Game na. Dahil napaka-importante yung gagawin natin makakatulong po sa buhay niya. So magtatanong po ako, sulat lang. Pagkatapos ko ng tanong, sulat. Pagkatapos, sulat. Pagkatapos mo dito, check-in po natin. Malalaman nyo na kung ano passion nyo o negosyong dapat mong pasukan na malaki ang posibilidad na ikaw ay maging successful. Oh, simulan na natin. Okay. Ballpen, pencil, papel, cellphone. Handa na. Okay, unang tanong. Aside matulog, kumain, maglaro, mag-cellphone, mag-computer. Bawal po itong sagot na to. Hindi po ito sasagot nyo sa mga tanong ko. Aside dyan, unang tanong. Ano ang isang bagay sa tingin mo na magaling ka? Sulat. Pinta lang 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat tapos ka na. Pangalawang tanong. Ano ang isang bagay na madalas kang pinupuri ng iba? Di ba? Dahil magaling ka doon, pinupuri ka ng iba. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Sulat na. Kung ano yung unang pumasok sa isip, malamang yun po yun. Pangatlo, ano ang isang bagay na inis ka o kinaiinisan mo? Sa kanainis? Ay, sa traffic, o sa gulo, o kaya sa hindi masarap na pagkain. Hindi ko alam. Basta sulat mo.
Ano ang isang bagay na handa kang gawin kahit walang bayad? Di ba? Okay lang walang bayad basta magawa mo lang. Ano 'yon? Pakisulat. Okay na. Number 5. Ano ang isang bagay na ginagawa mo na matagal kang mapagod? Di nyo napansin may mga bagay na pag ginagawa mo, di ka pa nagsisimula, pagod daw kasi dali lang pagod ka na. Ito po, ano isang bagay na antagal mong mapagod? Pero na. Okay. Ano ang isang bagay na gustong-gusto mong pag-usapan? No, yung madalas pag may kausap, pag-usapan natin to, pag-usapan natin ganito. Ano yun? Sulat. Okay na. 7. Ano ang isang bagay na sobra saya mo kapag ginagawa mo? Ano yung isang bagay na asaya-saya mo pag ginagawa mo? Pero na. 8. Ano ang isang bagay na madalas mong pag-isipan o napapaginipan? Hindi naman pansin niya, meron kang isang bagay na nakaupo ka lang kanya. Gustong-gusto mo siyang isipin at kumisan maski sa panaginip mo, lumalabas siya. Meron na. Okay. Ano ang isang problema na gusto mong masolusyonan? Pag tumitingin ka sa paligiran mo, ano yung problema gusto mong masolusyonan? Datingin mong meron kang maiaambag, maitutulong para masolusyonan yung problema yan. Meron na. Okay. Number 10. Ano ang isang bagay na alam mo o sa iyong pangunawa ay pinagagawa sa iyo ng Diyos? Di ba kung minsan meron tayong gano'n, parang feeling mo, ah, ito'y dahilan bakit ako pinanganak. Ito'y pinapagawa sa akin ng Diyos. Okay, so hopefully po, nasagot niyo na po lahat yung tanong na yan. Kung hindi pa po, pwede niyo pong balikan yung video, pwede niyo pong panoorin niyo ulit. Pero hiling ko po, this time sana, may sagot na kayo. Now, this time, tingnan niyo po yung sagot niya. Tingnan niyo na. Okay, let's analyze inyong mga sagot. Mapapansin nyo, marami sa sagot nyo sa tanong ko ay halos pare-pareho. Hindi nyo napansin? Pare-pareho sagot. Ibig sabihin po niyan, medyo malilaw na ang passion mo sa buhay. Medyo, pag medyo pare-pareho sagot mo sa tanong na to, malamang yun po ang passion nyo. Pero kung hindi pare-pareho ang sagot mo, medyo hindi pa malinaw ang passion mo. Mahirap po pag ganyan. Mahirap po i-determine yung negosyo papasukan mo kung hindi malinaw ang passion. So for now, pag-usapan lang po natin yung malinaw na ang passion. Okay. Meron po isang kumuha ng tanong na 10 question na to. Ito po ang tanong. Ano ang isang bagay na tingin mong magaling ka? Magluto. Ano ang isang bagay na madalas kang purin? Pagluluto. Ano ang isang bagay na inis-ninis ka sa mga pagkain? Di masarap. Ano ang isang bagay na handa kang gawin kahit walang bayad? Magluto. Sagot niya. Ano ang isang bagay na ginagawa mo na matagal kang mapagod? Pagluluto. Ano ang isang bagay na gustong-gusto mong pag-usapan? Pagluluto. Ano ang isang bagay na sobrang saya mo pag ginagawa mo? Pagluluto. Ano ang isang bagay na madalas mong isipin? Pagluluto. Ano ang isang bagay na gusto mong masolusyonan? Pagkain hindi masarap. Susolusyonan. At ano tingin mo pinapagawa sa ng Diyos? Pagluluto. Pag-isipan nyo ito mabuti. Sa tingin nyo, ano ang passion itong taong ito? Pagluluto. Tama? Kasi nasagot niya halos sa lahat ng tanong na binigay ko. Okay, ito pag-isipan nyo. Ikaw ngayon ang pinag-uusapan natin. Ano passion mo? Ano lumabas doon sa mga sagot na tinanong ko sa inyo? Yung iba ko sa inyo malamang ganito. Sir, alam mo, sa akin lumabas, sasakyan, paggawa ng sasakyan, baka kailangan maging mechanic ko, dapat yun ang negosyo mo. Ay sir, sa akin, para bang travel? Ay baka travel agency ang negosyo mong dapat puntahan. Ah sir, sa akin hindi. Pagtatanim, yun ang gusto ko palagi pag-usapan. Eh baka farmer, yun ang negosyo mo. Ay sir, ako exercise, baka gym naman ang negosyo mo. Ay sir, sa akin gunting at suklay, eh baka salon. Papansin nyo, depende po sa passion nyo, dapat nyo pasukan ang negosyo. Siguro ang tanong nyo, sir, kayo ang passion nyo? Ako po, ang passion ko, teaching and unleashing. Gusto ko pong magturo, ilabas lahat ang galing ng bawat Pilipino, tulungan ng Pilipino ang gumanda ang buhay, lalo na turuan ng mga Pilipino magnegosyo. Yun po ang akin, passion ko, magturo. Kaya po, ang negosyo ko, meron po akong training company. Dahil po ang passion ko, ang negosyo ko, training. At meron po akong mga book publishing. Nagpa-publish po ako ng libro at nagpa-publish na ako ng maraming libro para tumulong at turuan ng maraming tao para gumanda ang buhay nila. At isa po dyan, para ka magka-negosyo. Tapos po, meron din po akong teaching, radio and TV show. Mapansin niyo po, yung mga sagot ko sa tanong, teaching. Kaya ang negosyo ko, teaching. Ito po, sana maintindihan nyo muna. Para malaman yung negosyong dapat nyo simulan, simple lang. Maghanap ng negosyong malapit sa passion mo. At maintindihan nyo, malaki posibilidad maging successful kayo. Sa pag-aaral po sa pinakamatatagumpay ng negosyo sa buong mundo, halos lahat po sila, yung negosyo meron sila ay yung passion nila, yung gusto nilang gawin. O nasagot nila yung 10
tinanong ko, sana po nakatulong tong usapan natin. Dahil ito po ang aking panalangin eh. Makatulong to at madiscover niyo yung negosyong dapat niyong pasukan. At kung meron pa kayong tanong o komento, like nyo lang po ang Vic Garcia Facebook. For more videos like this, lalo na po yung series natin pagninegosyo, dami na po nito. Anim na po ito. Kaya kung hindi nyo po nalaman, napanood yung ibang video, puntahan nyo lang po sa aking YouTube channel, Vic Garcia. Hanapin nyo po yan. Click nyo po yung subscribe. Click nyo po yung notification. Tapos i-share nyo sa ibang tao. Makikita nyo po yung lahat po ng series on how to start your own business. Sa tulong ko, pasa mo, pandaan nyo to. Natulungan ka na, makatulong ka pa. Muli po, Vic Garcia, nagsasabing, tulong ko, pasa mo.